So, hello mga ka-DIY. So, ngayon mag-unbox tayo ng isang SSD from BioStar. So, itong SSD na to is 240 GB siya. So, 240 GB SSD. S120L yung model niya. So, design for speed. SATA 3. 6 GBPS po siya mga ka-DIY. Yan, tingnan nyo. Ito po yung 2.5 na solid state drive ng BioStar. So, gagawa rin tayo ng benchmarks dito kung gano'n ito kabilis. So, isa po itong unboxing at saka full review. So, tingnan natin mamaya mga ka-DIY. Ang lakas ng SSD na to, or legit ba siya? Upgrade. So, pag gumamit ka ng solid state drive, bibilis yung boot up ng laptop nyo. Di katulad sa hard disk drive, old na yun at saka medyo maglalag na at saka sa matagal yung boot up. So, yan. Ito po. Yan. Buksan natin ang anong nasa loob. BioStar S120L. So yan mga ka-DIY. So ito po yung laman. BioStar solid state drive. Yan. Wala po siyang free manual. Yun lang po yung laman niya. Yan. Sana may manual or warranty card. Walang warranty card, wala rin manual. Dapat may warranty card kayo. BioStar. Ano kayo? So, buksan natin. Tingin ko magaan yung magaan nito. So, magaan. Sobrang gaan niya. Kasing gaan lang din siya ng Kingston. Tsaka WD. Yung e-data, medyo mabigat. So, nagagandahan din ako minsan sa e-data. Solid state drive ng BioStar. Kaya susubukan ko rin tong BioStar kasi nakasubok na ako ng dalawang e-data. Kingston, PNY. Dami ng brand ng SSD na subukan ko. Kaya gusto ko subukan to. Yan. Tingnan natin yung benchmark nito mamaya. So, yan. Thank you mga ka-DIY sa panonood. Yan po yung laman ng ating BioStar SSD. Thank you for watching. Yo mga ka-DIY, natapos na po natin siyang installan ng operating system at apps yung ating SSD. So, kinabit ko na po siya sa ating laptop. At ngayon, subukan natin kung gaano kabilis si BioStar. So, yan. Ito si BioStar. Yan ka lang BioStar, ha? So, magka-counting tayo kung ilang seconds mag-boot tong si BioStar SSD. Yan, 4GB RAM po ito at saka Core i5 Toshiba. Yan. Turn on ko na siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, it's almost 12 seconds. Mga ka-DIY. So, yan po. Ganyan kabilis si BioStar SSD. Si BioStar S120L. Yan, ito po yung box niya. Yan po yung nasa laman ng laptop na rin. So, let's see na naman po sa ating Crystal Disk benchmarks. So, tingnan natin kung gaano siya kabilis mag-read and write. Yan. So, set lang natin dito. 1 GB. Yan. So, tingnan natin kung gaano siya kabilis. So, siguro ipo-forward ko na lang ito. Kasi alam ko matagal ito. Yan. Yan po yung user benchmark niya. Yan. First, nakukuha siya ng 549 MB. Yan. First, 549. Yan. So, pilit sa may-ari nito, si Mamel Dano. Yan, nakuha naman siya ng 500 MB.
engineering. Yan, so sobrang tagal yung program ko na ito, parang. So, nakuha siya ng 150, not bad. Yan, read lang po yan, read. So, suggestion po, pag naka-SSD kayo, turn, i-turn off nyo po yung deprogram and optimization. Kasi, nagsabi nila, madali na po masira yung SSD natin pag naka-on yung deprogram and optimization mga kagayon. So, tips ko lang. Yan, preparing. Yan. Uy, bad. Nakuha siya ng 26. So, actual testing po natin to. Mamaya lilipat yan sa right. Ito po yung BioStar S120L. Yan, 239. Alright. Yan, 411 at bat. Galing. Yan, 169. Ang gamit natin dito is crystal disk mark. Crystal disk mark. Yan, yan na po, goods. Yan na po yung final test natin. Yan. Using Crystal Disk Mark.